The Fun Line sa Hanana. Ako si Governor Dudu Mandanas na alam ng lahat na nagsimulang maging governor noong 1995 hanggang 2004. Pagkatapos, sa kadahilan ng hindi na pwedeng kumandidato uli bilang governor, pumunta naman tayo sa Congress, House of Representatives. At tatlong terms din doon. Pagkatapos noon, yung ikapitong term, namahinga muna tayo ng sa politika para talagang sabbatical, ikapito na term, nagpahinga tayo. Kaya 2013 hanggang 2016, bumalik ako sa pagiging investment banker. Noong 2016, muling bumalik sa pagka-governor hanggang sa ngayon. So, matapos mahala noong 2016 na bilang governor ulit, para second term, nagsimula noong 2019 hanggang sa taong ito, sa June. Kaya ngayon, muling haharap sa bayan, sa ating lalawigan, para sa ikatlo at tunay na kahuli-hulihang term na bilang governor. Marami tayong kulang. Ang panunungkulan ay dapat ito, sabi ko nga, dito sa mga sakuna natin, dito sa mga pagputok ng bulkan, at ito nga sa ating COVID, at itong mga nagdaang bagyo at lindol, masasabi natin na lahat ito ay suliranin. Pero alam ko rin na sa tulong at awa ng Panginoon, ng ating lalawigan, masasabi natin na kung mayroong handa, tayo ang pinakahanda. Dahil na rin sa mga nagawa na natin. At ang tayo naman ay binibiyayaan na pagkailangan ay naroroon ang tulong. Ngayon, sa COVID, inirelease na, hindi lamang naman sa Batangas, yung ipinaglaban natin na yung kabahagi natin sa koleksyon ng national taxes ay ibigay lahat ng national government. Ipinaglaban ko yun noong una ko pang governor. Nanalo na tayo noon. Dahil kailangan yun, dahil ang mga tungkulin, nakaatang na sa atin. Kulang ang ibinibigay. Kaya, nung pagbalik kong term, alam kong mananalo na sa kaso, sa padalawang kaso. Kaya nakapaghanda tayo. Bago pa pumutok ang bulkan, nakalatag na. Una, siyempre, yung ating pananalapi. Napakahirap gumalaw pag wala kang pondo. Dahil alam natin lalaki, ginamitan na natin meron na tayong handa, nakakuha agad tayo ng bukod sa ating paglaki ng ating kabahagi, kumuha na tayo ng loan sa DBP. At ang bayad naman ay sigurado. Ibig sabihin, imbis na kunin natin unti-unti at maghintay bago pa gawin doon, gawin na ngayon. Saka na bayaran. Dahil ngayon na kailangan. Kaya bago pa pumutok ang bulkan, meron na tayo nito. Kaya nung pumutok ang bulkan, yung ating plano na at bago pa rin itong COVID, meron na tayong balangkas, may pananalapi na tayo. At sa sinabi mo sa akin, anong pinakamalaking problema? Yung bang paano magpalakad? Nang malinis, may kakayahan, ipakikita na talagang hindi lamang matuwid, kundi may malasakit ang ating pagganap. At merong
talagang commitment, paninindigan sa pangangailangan ng tao. Okay, masasabi ko sa iyo kung 1 to 10, ang dapat mag-rate sa akin, hindi ako. Sa totoo lang, ang dapat mag-rate sa akin, ang mga tao. Ah? Kung ano ang... But ako, marirate ko ang sarili ko, yung aking pagsisikap, yung ginagawa, na alam kong ginagawa ko. Ano? So, well, I can tell you, I'm trying my best in all fields. So, I'm trying to make it 10 sa tulong at awa ng Panginoon. Yun, marirate ko kung anong ginagawa ko. Ang unang bintahe siguro, eh, tayo ay subok na. Subok na ang ating paglilingkod. Na hindi lamang malinis, kundi talagang may kakayahan. Kaya nga tayo handa. Kaya tayo ngayon, second richest na province sa buong Pilipinas. Ang nakauna lang sa atin ay yung Cebu. Dahil ang Cebu ay panahon pa ni Magellan. Ano? Pero ngayon, sa panunong ko, so, tayo ang pag pinag-usapan ay sa kalusugan, tayo ang pinakamalaki ang budget. Sa sinasabi ko, buong Pilipinas na. Ano? Yung ginagamit ang lokal natin pondo. Dito na rin sa ating edukasyon, pagpapaaral. Tayo, nagtatayo tayo ng ating ICT center, ha? Nagtatayo tayo, binibigyan natin ng computers, ha? Yung ating mga solutions nandiyan. So, tayo ngayon, nagtatayo tayo sa new generation 911. Meron na tayong MOA ngayon. With them, inihintay na lamang yung approval ng sanggunian. Ito boom. So, yung 911, maganda yon dahil hindi lamang nakukuha ng impormasyon. Ang lalawigan ng Batangas, may mga ambulansya, may mga fire truck. Huh? In other words, pag may nangailangan, nandiyan dyan talaga. Inilunsad natin. Ito naman, nasubukan na natin. Tayo ang, well, talagang pilot tayo ng universal healthcare law. Kaya sinusunod naman natin ang batas na ayon sa batas ng Universal Healthcare Law, talagang libreng pagkamot. Well, kapares na lang ngayon, magulo ang national government. But dahil tayo may pondo, yung kakulangan nila, kakulangan ng PhilHealth, na alam ng lahat, pwede nating magawa sa ating lalawigan. Dahil napaghandaan na nga natin. Huh? Kung gusto pa natin, kaya tayo mahigit na kalahating bilyon para dito sa libreng paggamot bukod pa sa PhilHealth at sa mga darating sa national government. Kasama na, nasa batas, pati PAGCOR at pati mga PCSO. Ang kalahati na ibibigay sa mga local government ayon sa batas. Ano? Lahat na ito, kailangan pagtugma-tugmain natin. At nandiyan dyan na ang ating karanasan at saka ginagawa. Kuminsan, aantala, hindi dahil sa wala tayong plano, hindi dahil wala tayong kakalihan, dahil sa, ito nga, naka-COVID. Ang halalang ito ay masasabi natin ay kakaiba sila ng mga nakaraan. Dahil tayo ay hindi pa siguradong tapos ang mga malaking suliranin natin. Hindi lang naman suliranin ng Batangas, kundi hindi suliranin lamang ng buong Pilipinas, kundi buong mundo, yung COVID. Ano? Na maraming pinatay. Dito na lang sa office ng governor. Kung ako'y napasok, siguro nakasama ako ng 10 namatay. Ano? 10 namatay dito lang sa opisina namin. Huh? Kaya, kakaiba ito. Huh? Kaya sa tingin ko lamang ay para tayo ngayong nadaan pa rin dahil kailangan natin ngayon
hindi lamang bumangon, kundi bumawi at mas malaki pang pagsisikap ang dapat natin gawin. Ang una, siguro mabigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan na kaya natin ito. At kahit yung mga nasa laylayan, hindi ikaw maiiwanan. Ito ang kailangan natin. At ipakita na ito hindi pag-eleksyon lamang. Ito ay tuloy-tuloy. Kaya nga, ang governor ng Batangas, dahil kilala sa buong Pilipinas na talagang malaki itinutulong, dahil nga yung ipinaglaban natin na kung tawagin ngayon, pati ng presidente, ay Mandanas ruling, na yung mga tulong ay madaling maipaabot ngayon dahil malapit at mabibigyan kung sino talaga. So, ang kailangan talaga natin ngayon ay ipaganap ito ng masinsinan, malalim, dahil kailangan natin ngayon na magpakita o dapat may ipinakikita na tayo. Ngayon, lahat ng kandidato, sinasabi mo, magbibigay ako ng hanap buhay, magbibigay ako nito, magbibigay. Lahat gagawin pa nila. Pero dito sa atin, sila lubigan ng Batangas. Nagawa na o ginagawa na. Kailangan ipagpatuloy ito. At kailangan ito. Yun lamang ang talagang kahalagahan ngayon. Dahil sabi ko nga, pangmalawakan ang pangangailangan, pero personal ang sagot. Ang kailangan sagutin yung personal na problema ni Ka Gloria naroon sa malayong barangay natin na kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng pagkain. Kaya tayo, okay, mahirap ng buhay, wala na kayong gastos sa pagpapagamot. Yan ang malaki natin suliranin ngayon. Bakit natin nagagawa? Abay, napalaki natin yung ating budget. At meron tayong plano. Tayo ngayon, 10 bilyon ang gagastusin natin. Ito lamang 2022. Ito lang taong ito. Pag nagbago pang administrasyon, yung napanalo natin kaso, hindi lubos na ipinaganap. So, tuloy pa rin ang laban. Kaya tayo, kailangan talaga na magpatuloy na governor. Marami tayong pangangailangan. Hindi lang naman tayo. At yun lagi ang paulit-ulit kong sinasabi sa ating mga kababayan. Na hindi lamang tayo dapat magkaroon ng magandang buhay dito sa atin, kundi meron tayong tungkulin na maging halimbawa at maging inspirasyon ng iba para talaga tumaas ang buong Pilipinas. Kaya una tayo muna, siyempre, na maging halimbawa. At ang mahalaga dito, hindi lamang yung kailangan ng tiyan. Kailangan din, lalong-lalo na, ay yung kailangan ng dibdib, puso at paninindigan. Kaya lagi kong sinasabi, doon nag-uumpisa. Kaya sa ating mga taga-Batangas, mawala na ang ating yaman, huwag lamang ang ating yabang. Yun ang nagbibigay ng lakas sa ating